Good morning, everyone. Ito po muli ang inyong biyaherong coach, PD Master Daniel Causo. Welcome to my channel. Sa video po na to, pag-uusapan naman natin yung mga opening trap na na-experience ko pag yung kalabang ko tumitira sa akin ng English opening o yung C4 opening. Ayan, pero bago po tayo magsimula, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aking channel at i-hit na din po ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating videos. So, mga kabiyaya, magsimula na po tayo. Ang English opening po, yun po yung nagsisimula sa C4. Ayan, C4. Ang tinitira ko po again C4 is E5. Kasi po, ang English, parang Sicilian reverse lang yun eh. Kung titingnan mo ngayon, parang ako nag-E4 tapos siya nag-C4. Ang pinagkaibahan nilang, delay ako ng isang tira kasi nga, black ako. Kaya, since ako po ay E4 player as white, pinili ko po is E5. So, ang common approach po dito, Knight C3. Ayan. Pagka Knight C3, may mga tira na Knight F3, napupunta po siya sa parang Sicilian na talaga yung main line, no? Pero, kung pinanood nyo po yung video ko as white against Sicilian, ang pinili ko po mga anti-Sicilian. Meron po kong tatlong pinili na anti-Sicilian, eh. Yung po yung Mora Gambit, yung Grand Prix, saka Sicilian Alapin. Yung po yung mga ginagamit ko, nagsisimula ako. Kaya dito, ang ginawa ko approach, same thing pa rin. Ang approach ko dito, parang Grand Prix setup. Kaya ang tira ko, Bishop B4. Yan. Pagka nag-Bishop B4 ka, since wala kang Knight F3, I mean Knight F6, tumatalon sila ng Knight D5. Gusto nilang gawin, common reply ito sa Bishop B4 dahil gusto nila atakihin yung Bishop mo. And then, ang gagawin mo, syempre, i-atras mo lang siya sa Bishop C5. Yeah. Pag ang kalaban ko po, tumitira ng mga English opening, tapos ang setup nila, yung mga 4 knights na English, yung simple lang, yung parang ganito lang yung gagawin. Pagka E5, Knight C3, Knight F6, ganito, yan. Ayan, ganyan. Pag ganyan ang setup nila, after Knight D5, Bishop C5, ang tinitira nila, Knight F3. Pero, pag ang setup nila, yung classical na setup, yung nag-G3, like G3 after Knight D5, dito, natutuwa na din ako dito dahil nakukuha na yung setup ko ng Grand Prix. Knight C6, Bishop here, D3, Knight F3, and F5. Yan, reverse na Grand Prix na talaga to. Kaya, dito, medyo komportable na ako kasi para lang ako nag-white. Pero ang ipapakita kong trap dito, kasi may mga trap dito, pag yung kalaban, tumitira siya ng classical, not classical, yung 4-knight setup ng English, yung knight F3 lang. Ayan. So, after knight F3, meron pong tira dito na E4. Ayan. Pwede ka din mag D3, kaya lang, pag nag D3 kasi D6, pag D3 na siya, kaya inuunahan na siya ng E4. Ayan. After E4, may mga tira po na Knight G5, Knight B1, at meron din pong D4 na tira. Ang pinaka-common po is D4. Ayan. D4 po, ito po yung titingnan natin ng konti. D4, ang idea niya, no, pag kinapture mo kasi yan, capture siya sa bishop, and then maybe capture here, capture. Lalamang na po siya sobra sa development. Kaya hindi po maganda yon. Kaya ang ginagawa, after D4 dito, bumabalik lang yung bishop. Ayan. Pero bago po tayo pumunta dyan, yung may papasokin natin mamaya, tingnan muna natin kung ano yung tira pag nag-knight G5 lang. Kasi ito, very interesting. Ang knight G1 kasi, simple lang to, no? Pupush ka lang, pag bumalik siya, de, dumama ka na bigla sa development, pwede ka na mag D5 or kaya knight F3. Kaya, tingnan natin yung knight G5. Ang idea ng knight G5, libre yan, kaso, may kain dun. So, pag naman nag C6 ka kasi dito, tetempohan ka ng knight takes E5 kasi hangin yung bishop eh. Pag kinain mo, may kain naman siya doon eh. Kaya tinitira tong knight G5. Pero ang
Ang maganda dito, meron na po dito ang trap. Na yan, na kasi nag-setup na tayo ng trap. May malupit na tira dito yung white, ay yung black, which is E3 lang, yun. Napaka kakaiba na tira, pero ang lupit po ng idea niyan. Ang gusto lang mangyari ng E3 move is ma-open yung F, yung diagonal na to, pati yung diagonal na to. Pag nag-D takes E, saka ng F takes E pawn. So, bakit kailangan mo open yan? Kasi po ganito, pagka E5, so you're threatening a checkmate, kaya kakapture niya yan, malamang. O unang-una, pag kinapture niya yan ng knight, you can take the knight now for free. Hindi niya gagawin yun. Ang gagawin niya, mag-F takes E6 lang, no? Pagka, I mean, E3. Ayan, pagka F takes E3, push ka lang. So, pag umalis yung knight, libre na to. Kaya ang gagawin, magna-knight dito. So, ano bang pinakaiba nito? Pag nag-knight siya dyan, meron ka na pong Queen H4. Kaya gusto niyang ma-open yung diagonal na yan. And then you can just take the knight for free. Pag nagharang naman siya dyan, edi eto naman isa yung queen. Yan. Kaya ang lupit na trap na yun. What if naman, pag kinapture niya to, no? Pag kinapture niya naman, same thing. C6. Ngayon, pag inulit niya to, dito ka naman sa kabila. Capture. Knight takes, and dito naman tayo sa kabila. Check. So, harang, and then libre yung knight. So, napakagandang tira po ng E3 move. Yan. Kaya, yung knight G5, blunder po yun. So, ang tinitira nila dito is D4. Yan. Pagka D4, so, kailangan umalis yung bishop. Tira dito, bishop F8. Bishop F8 is medyo weird. No? Pagka Bishop F8, sorry, ano na, underdeveloped na talaga tayo, lamang na sila. Dahil dalawang knight na yung nakalabas, may dalawang pawn pa sa center, ikaw isa, yun lang nakalabas sa'yo. Parang weird ng position, pero okay pa rin to. Dahil example, ang tinira niya is dito lang. Okay, tingnan natin yung mga possible move, no? Pwede siyang bumalik doon, dito, dito, at yung magandang tira na Bishop F4. Ang idea niya, kumapture dito. Kasi, okay, isa-isahin muna natin. So, pag nag-knight G1 lang, eto madali. Kasi magsi-C3 ka lang. I mean, C6, knight, C3, and then D5. Eto, parang French lang. Kaso naging white ka. Parang French Tarash, kaso naging white ka. So, okay to. Pag naman knight D2, ganun din, French pa rin. And, ganun. And then, D5, okay pa rin to kasi nakatrap yung bishop. So, parang French pa rin. Okay pa rin talaga. Naging, anak ko, nagising na. Anyway, dito pagka tumira siya ng okay D4, pasensya na po, medyo na-distract ako dun sa anak ko. Okay, D4, Bishop F8, and then tumira siya ng Bishop F4. Ito ang Bishop F4, parang sobrang gandang idea na to kasi bago nga naman siya mag-knight D2, no? Nilabas niya muna yung bishop niya. Example, nag D6 ka lang para depensahan tong C7. May ganito na siya. So, grabe na yung lamang na-develop niya. Para na siyang French pero behind na tayo sa tira. Tapos nakalabas pa yung bishop. Hindi pa siya bad. Pero dito po, blunder po ang bishop F4. Dahil dito may malupit na tira. Kaya nga, gusto ko ito talagang nakapag-setup at ganag-trap. Ito po yung pawn takes knight lang. Inignore. Kasi ano ba mangyayari pag inignore niya yan? So, knight takes C7, of course, para ma-port yung king. Pero, simple lang gagawin dito. Capture lang. Queen takes C7. Yun. Pagka queen takes C7, of course, kakapture mo yan. And then, bishop B4. Kung napanood niyo po yung linya ko sa D4, sa Cambridge Pink, parang ganito din po yung idea kung saan magharang. And then, capture the queen. King takes dito, and if you count the number of pieces, one piece up na po ang black. So, dito po, winning na. Ayan. Kaya gustong-gusto ko po yung trap na to. Napakaganda po. Ayan. So, hanggang dito na lang po muna. Medyo
magang nagising yung anak ko. Pero bago po natin tabusan, gusto ko lang po magpasalamat sa mga patuloy na nanonood at sa mga nagre-request po na itakal ko yung mga ibang videos. Gagawin po natin yan, pero I mean, yung ibang linya o yung mga ibang opening, gagawin po natin yan pag hindi na po tayo busy. Sa ngayon po kasi, meron kaming tournament. Last day po today. At magpapasko, umuwi po yung mga kasama namin sa bahay, nakatulong namin na mag-alaga ng bata, kaya medyo hirap ako ngayon. Kasi po, tatlo po yung anak ko, dalawang bata, isang 4 months old, kaya medyo hirap. Anyway, ganun pa man, patuloy po tayong gagawa ng videos, at sana po, masuportahan niyo palagi. At marami pong salamat sa inyong panonood. Kung may mga suggestion po kayo or comments, huwag niyo lang pong kalimutang iwanan sa baba. Mag-comment lang po kayo. Sige po, hanggang dito muna mga kabiyahe. At kinukulit na ako ng anak ko. Sige po, bye-bye!